masa na po. Awa mag-arap. Kasi pangarap ko na yan na malapitan siya. Actually, kahit nga hindi, kahit nga dyan lang ako nagsisimbe. Parang ramdam yung presensya niya ako nandirito. Kasi nandun sa mga panahon na sinusubo ko ng tadhana ng panahon, una kang iba tatakbuhan, kundi ang mahal na ina. Parang anak talaga na nakakailangan pa rin ng gabay ng isang ina. Kahit isa ka ng ina, kailangan mo pa talaga ng ina. Siya talaga ang takbuhan ko sa panahon ng saya, ng lungkot, ng mga problema, sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi sa kanya, hindi ko alam. Kasi sinubok yung pamilya namin eh. Noong mga panahon na yun, ang sabi ko lang lagi, matututunan ako sa pagsubok na yun. Ang dami kong dalan sa kanya na, alam mo po, sabi ko lagi sinasabi na may pagpapasalamat ako sa bawat pagsubok na dumarating. May matututunan ako. At meron naman talaga, masasabi mo na, kaya pala siya nangyari, no? Masasabi mo na salamat at hindi kanya pinabayaan. Sa mga pagsubok na dinadaanan natin, dapat talaga importante kung kanino ka sumasama, kung sino yung sinasamaan mo. Kasi doon mo malalaman na, na hindi ka maliligaw at nasa tamang landas ka pa rin. Tsaka pag nasa manliin na ka, kahit anong bigat, ang problema, mabigat siya. Pero pag nasa ina ka, may gam pa rin. Hindi naman, kasi kung dati, siguro mag-isa nangyari sa amin. Baka hindi ko alam po ano nangyari. Dahil nga nasa manliin na ka, nasa gabay ka niya. Yung landas na tinataak mo, masasabi mong patungo pa rin sa kanya na kahit anong bigat, gagang pa rin. Kasi nga may ina kang ginagabayan ka sa lahat ng panahon na siya magagamit mo rin na panggabay sa mga anak mo. Matagal na po, mga 2000, ganun. Kaya minsan hindi nakakatin, ano, pero andun pa rin yung pag hindi ka kasi nakasimba, kulang eh. Hindi dahil sa obligasyon siya. Kung hindi talaga, kailangan mo magsumbong sa nanay mo, yung pahinga ba? Pahinga. Diba? Ang ina, pag, ibang mga anak, pagkagaling sa labas, pag-uwi ng bahay, diba? Nasaan si mama? Parang ganun din kami, kaming mga deboto. Makakano na, nandito kami kay mahal na, isang mahal na ina, na yayakap sa amin sa lahat ng panahon. Yun kami. Ganun kaming mga deboto na, tsaka hindi, pag nasa manlay na ka, wala kang kayabang-yabang sa patawad. Lahat, parang may hiya ka mag-yabang, may hiya ka maging mapagmataas. Kasi nga, nasa pangangalaga ka ng ina, di ba? At doon yung mga turo dyan, nakapakumbabaan. Tsaka maano mo yung mga patotoo, talaga mo, minsan maano mo na, pag may problema kayo, mga patotoo, minsan doon ka makakapulot ng aral. Doon ka, sa mga patotoo nila, makakaano ka pa rin ng lakas na ano na sila nga kaya, ikaw pa, di ba? Ang importante talaga na may ina. Noong unang-una, nakunan ako, pangana, may panganay na ako, tapos nakunan ako. Ang sabi sa akin ng doktor, hindi na ako magkasanak. So hindi ko inano yun, hindi ko tinanggap yun. Sabi ko, hindi naman siya Diyos eh. Doktor siya, ginamit siya ng Panginoon para magpagaling na. Pero hindi siya Diyos. And true enough naman, nakadalawang anak pa ako. Kasi sabi kasi, baka may cancer ako sa ano. Wala, lahat na ano wala. Kasi pa, yung sakit ko kasi, alokimia na pala. Nagbuntis ako na hindi ko alam na namatay na pala siya sa loob ng tiyan ko. Kaya sabi ng ano, intentional abortion. Sabi ko, hindi. May asawa ako, bakit ako magpapaan? Tapos ngayon, nagpasa-pasa na ako, nagpaan. Tapos sabi nga nung OB na, baka hindi ka na magkaanak. So isa lang, sabi ko, hindi ko tatatapin. Tapos nga, dalawa pa, sumunod naman na. Lahat ng ano, tapos pag may mga anak ka na ano, ay hindi ko na kasi mabilang eh. Kaya sa ngayon, hiniling ko, hindi na ano eh, hindi na kung ano na lang ang ibigay, salamat. Kung tugunin yung mga panalangin, ay salamat pa rin. Kasi sa araw-araw naman, biyaya eh. Hindi naman masabi na may kahilingan ka. Tsaka kano, hindi. Araw-araw habang buhay, biyaya. Lalo sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay,
pag gumising ka lang, biyaya na yun. Kasama mo yung mga anak ko, biyaya na yun. Yung malaking bagay yun. kasi nga, di ba kasabihan, pag hindi pa oras, hindi pa, may tamang panahon, may tamang pagkakataon. Hindi naman porke, hindi dumating yung hinihiling mo, hindi na ibibigay. Hindi mo inaasahan na yung hindi mo inihilig, yun palang ibinibigay sa'yo. Dapat lang, bukas yung puso mo, yung isip mo na sa mga magagandang bagay na nasa harap mo, na huwag mo hanapin kung ano yung wala pa. Pagpasalamat mo, kung ano yung meron ka na, di ba? Maraming bagay na dapat ipagpasalamat kesa sa hanapin. O si Mayan, taga-Imus po. Ngayon po, dati ako lang, ngayon nakakasama ko na anak ko, ayan po, parang sana may fasa, di ba? Pasa, hindi naman persahan, pero unti-unti sumasama naman na. Imus po.